We are now discussing now how to use NetBeans and how to use which statements using the NetBeans. So the language that we are using now is Java. So it's part of Prog 1, that's in the object-oriented programming. So let's start. So first, you need to create new project, then Java applications, then next. Then Java application, finish lang natin. Yan. So just wait lang, magawa yung project. After we create, so makikita natin, we have a part of the syntax. So dito, meron tayo makikita dito na to do code application logic here. So it means, sa part na to, dito po tayo magta-type. So let's start. So pwede po natin siyang murahin. So pwede natin siyang murahin. Pwede rin mga hindi na lang natin siya pansin, skip na lang natin siya. Ano to? So first, when it comes to switch, ano ba yung mga kailangan natin i-identify? Siyempre, first, ano yung mga variables na gagamitin mo, and what case you are talking, ano yung kailangan natin gawin. So first, we are now adding the variables. So ano yung variables na gagamitin natin? So I use int, since number po yung gagamitin ko, int equal, int, then yung variables day, then equal 1. Yan. So after ng int day is equals to 1, ang sunod na gagawin po natin, kailangan natin ma-define ngayon kung ano yung ating susunod na gagamitin. So, syempre, after that, gagamitin naman natin dyan yung tinatawag natin na switch. Okay. So, type lang patatan sa enter natin. Then, switch. Then, ano po ba yung ginamit natin ng variables? We use day. Then, after type natin ng day, sunod na gagawin po natin, lagyan po natin siya ng curly braces na kailangan natin. Don't forget to add the curly braces. Okay. After you add the curly braces, so ang sunod na gagawin naman natin is maglalagay tayo ng case. Tandaan po natin ang bawat case natin ay pwede pong text, pwede din pong number. So ngayon, every time na maglalagay tayo ng case, make sure it followed colon. Then after that, dyan po natin ilalagay ano ba yung i-execute niya. Bago po ay system dot out dot println dot println, then ang sunod na ilalagay po natin diyan ay yung value ng day. So halimbawa po ay Sunday. So make it sure, since it is string, make it sure po na nasa loob siya na hold on parenthesis, double quotations, then make it sure na lagi po tayo maglalagay ng break para sa exit ng switch natin. Ano po, don't forget dalan po ha, hindi pa pwedeng, hindi. After po niyan, we can add another case. So type lang po natin that case, case 2. Case 2 po, then colon, then lagay po natin yung sunod na maging process natin. So, system dot out dot println then, ang sunod po natin is Monday. So, after nun, lagyan po natin siya ng break. Oops.
Then, semicolon. Don't forget always the semicolon po kasi mahalag magbuyon, baka mamaya. Malimutan po natin siya nalagyan ng semicolon. So, makukuwas po siya ng problems in the end of the day. In the end of the execution. So, since it is for case, more on cases, so we can copy-paste na lang po ito para hindi na tayo mahirapan. Ay, shit. Sorry. Control natin. Okay, so let's start to edit it. So from Monday, we have the case study. And that is Tuesday. And Wednesday. Then Thursday. Then Friday. Then at pa tayo ng isa, sinus po lang pa siya ng isa. At pa tayo ng isa again. Then Friday. Saturday. Then default. Invalid. Then lagay lang po natin, tandaan po natin, don't forget to edit the case number niya, 3, 4, 5, 6, 7, then default. So, don't forget po lagi. So, we have an error here. Defining. So, check natin po ang error niya. Main. So, meron tayong problem sa main natin. Main natin. So, I think we have a problem from the start of the course. So, we need to check ano yung naging problem natin sa starting ng ating code. Check natin. Try nga natin. Meron ba lang siyang problem? So, we have read Java lang, runtime exception, uncompilable, could not, our statement of Java. Could not, in, place equals to 1. So, after that, the error is, what's the possible problem natin? So, the following error is occurred by the executive line. Java returned 1, build field 2 seconds. So, check mo natin yung problem natin here. So, pag may maliit na tayo ba yan? Sunday system.out.println. System.out.println. Ano yung naging problems natin here? Nama, tama na mag-ilang natin. Possible na sa taas ang nagkamali. Okay.
Public Saturn Symbols. Strong. Tuesday. So, kung mapapansin niyo po dito, binigay niya kung ano yung hinihingi natin. So, dito naka-indicate ito. Very sensitive po ah. So, dapat small letter lang sa break. Ito po, optional po ito. Pwede hindi. Pwedeng maglagay ng break. Pwede naman po. Hindi. So, depende sa kung ano yung paggagamitan natin. So, in this case, kapag pinuntan po siya ng 1, dapat ang i-display niya ngayon ay Sunday. So, let's start. So, Sunday. So, ito po ang nilabas niya. Ngayon, paano naman kapag maglalagay tayo na paano ang pagpapalitan natin? So, if we want to change it, ang papalitan po talaga natin is itong value niya dito. Po. So, nakapag-switch na tayo. Gumamit po tayo ng switch. We have a day, which is the expression, and we have a case. Tandaan niyo yung case natin, nakadepende yun dito. Kapag nakakinin po, ibig sabihin, ang case niyo dapat ay number. Pero kapag ang case niyo po ay word or string, dapat po dito ay string din po ang gagamitin natin. Po. So, I hope you understand what is the process and how to create. So, this is all about my topic about switch statements. So that's all. Thank you and God bless.